Hello, magandang araw po sa lahat. At ngayon ay nandito si Practice Lab. Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumamit ng swimming tool. Kaya ito gagamitin ko na ano na lock kasi para makita nyo kung ano, kung paano gumagalaw o ginagamit ito swimming tool, kasi transparent to eh. Pag nilusot ko yan, dito kasi nilulusot yan yung swimming tool, dito yan nakikita nyo yan dyan sa loob kung paano siya gumagalaw. Ito, okay itong kandado. Ayan. At plastic lang to. Ayan, okay, yan. Hindi yan bubukas hanggat hindi mo sinususi. Kasi yan, nakikita nyo naman, nakalak. Saan natin yung flash? Ayan, nakita nyo naman, ayan, nakalak. Sabila. Kaya hindi nyo mahila yan. Maliban na lang kung isususi nyo. Kasi atras yan, ayan. Magana yan ng maayos. Ayan, magkana yan sya na maayos. Ayan, nilalock natin. Ang idea ni shimming tool, maliwanag ko pala muna yung idea ni shimming tool para magets nyo. Ito kasing i-upload natin na video, hindi lang to para sa mga ano, sa mga kapwa natin na magsusi dyan. Para na rin sa ano, para maging aware na rin yung mga kababayan natin na gustong magkaroon ng ano, ang interest o idea dito sa ano, sa lock. Kasi baka mamaya yung gamit nyo sa main door nyo na padlock, parehas na ito ng locking system, malaki posibilidad na bumukas ito, itong swimming tool sa padlock nyo. Ibig sabihin, kahit walang susi yung papasok sa inyo, basta may papasok itong swimming tool, alam nyo na, mabubuksan, napapasukan kayo. Diya ito, papasok, swimming pool dito. Oops, taga. Kasi may mga lapad to. Tingnan natin kung lalapat. Mukha naman lalapat. Ayan. Tututok nga ng ganyan. Ganun din sa kabila. Ikot. Tapos ibaba nyo. Ayan, nakalak ah. Nakalak yan. Ayan, ibaba nyo. Tumubog, ayan na. Teka ko kung nakikita nyo yung ano nang maayos. Pero ayan na siya, ayan o. Matras na itong latso. Diba? Itong isa hindi pa. Ganun lang din, ibababa nyo lang din o. Bukas na siya. Ulitin natin, baka isipin nyo ano lang to yung parang chamba lang ah, ganun. Kalokohan ganyan. Ulit natin yan. Swimming tool, pasok na dito sa gilid. Unahin nyo dito sa gilid. Kasi yung mga padlock, nandito yung maluwag na part nyan. Nandito sa likod, saka dito sa gilid. Dito masikip talaga yan. Kaya ang idea nyan ng swimming tool, manipis lang yan. Ayan o. Ayan. Nakita nyo yung lipis nyan o. Para makapag-place sa loob ng maayos yan. Papasok siya dyan sa gilid. Ganun din sa kabila. Siguro pwede nyong urasan o no, bilangan habang gagawin ang ginagawa natin na yan. No. Hindi kailangan ng matagal ng magnanakaw dito. Gitna nyo na yan. Pagkatating nyo sa gitna, tulak. Nandito sa kabila. Huwag nyo pasok ng sagad tapos isubukan nyo yung gitna. Tapos ilubog nyo. Bukas. Papasok na yung magnanakaw.
Naubos na gamit nyo. Lalabas ng bahay, ilalak. Oh, wala na yung mga gamit nyo. Pagdating nyo, nakalak yung kandado nyo. Tetestingin nyo ng susi. Bukas. Bumukas siya. Pagpasok nyo, malinis yung kandado, hindi walang makitang pinerasa kasi ito, practice lang kasi ito, guguhit talaga dito eh. Pero pagka mga hardened, kahit gasgas, chamba siguro, hindi magagasgasan. Kasi maano ito eh, makinis ito eh. Kaya lang, may chance na masugatan kayo dito, kaya ang purpose niya na yun, natatanggal itong goma. Manipis din kasi ito, tatalim din niya kasi papayar sa inyo pababa eh. May chance na masugatan ngayon kaya kailangan ganyan yan. Ah, itong video na to para to sa mga ano, hindi lang to para sa mga kapwa natin na magsusi dyan, para din to sa mga may-ari ng bahay, mga kababayan natin na ano, may padlock sa gate nila. Tapos yung padlock nila mumurahin mga boss. Kasi yung shimming tool nagagamit lang to sa mga mumurahin. Yung mga presyo na padlock, may resistance na siya para dito. Katulad ni Yel, pakita ko na rin sa inyo yung Yel para sulit tong ano, panood nyo. Alam ko nandito pa si Yel kasi ilang araw ako wala sa pwesto. Hindi pa nakukuha ni customer to. Ay, nasaan ka na? Ayan, ito to. Ewan ko kung naalala nyo to, ito yung minano-mano natin. Pata natin yung dulong ni Pen, ayan. Walang backlash yan mga boss. Pinukpok lang natin yan para makuha natin yung distansya. Kasi hindi naman lahat ng kapwa natin magsusi. May mga gamit para ma-decode at ma-detect nila kung saan yung mga distansya. Kaya yung mga ina-upload ko dito, para to sa inyo mga boss, para mapabilis trabaho nyo. Kumbaga sa ano, impressioning low budget lang. Ayan, ma-decode nyo yung susi, magagawa nyo ng susi, mabubuksan nyo yung kandado. Hindi nyo na kailangan barinain to. Tuklapin yan. Mabilis nyo pang magagawa pagka nakabisado nyo. Okay, balik tayo dito. Kay shimming tapos to sa padlock. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, pareha sila ng lakin sistema yan. Bumababa rin. No? Ay, wala yung safety picture na itong yel. Wala. Dapat nakaangat to eh. Ito. Nakaangat pa yan. Parang ganito. Parang ganyan. Ayan, yung ano na to. Ayan. Yung plat. Ayan ko kung nakikita nyo yung plat. Ayan yung plat na yan o. Dapat may ganyan yan. Kasi iipit dito yung shackle. Bababa yung shackle dito. Tatama dyan. Tama dito yung shackle. There's no way na umabot dito yung ano, yung shimming tool. Hanggang dito lang siya sa plat na yan. Duplicate eh. At balik ako mga boss. Ayan, back to the ball shim tayo. Kasi siya na eh, may gawa tayo duplicate eh. Baka mainip kayo kaya pinost ko yung video. Balik tayo. Ayan, nakita nyo na naman parehas to, diba? Pero napansin ko dito, wala yung, dapat kasi nakaangat pa to ng konti. Ewan mo kung nakikita nyo yung ano ni Yel. Focus nga natin. Ayan. Dapat itong side na to, nakaangat pa yan. Dapat makita yung flat side nyan. May flat side dapat yan eh. Kasi ang ano nga ni Yel, dalawang ano nyan, safety picture nya para kay shimming tools. Wala dapat yan. Yung bunga na yan. Yung mga sinaunang Yel, yung napapanood niyo yung mga unang video ko, kaya nasubaybayan niyo yung ano, yung mga sa page ko na ina-upload. Kung mapapansin niyo yung ibang yel doon na ina-upload ko, karamihan yung mga naunang yel na ina-upload ko, may security pin. Siya wala.
sa ano, yung mga meron dyan, yung mga taga Malabon, alam ko sa Malabon kasi ako ano eh, may pwesto kami doon eh, sa Pampano, sa mismong chess club. Shoutout pala dyan sa mga player natin dyan, yung mga master dyan. Si Kuya Boy, nangaharang na naman. Ayan. Yung isang, yung unang modelo na ito ni Yel, ito na kasi yung ano, yung nilabas nila na ano, yung pang budget ano ng ano, ng ano, kumbaya, budget friendly, yan. Budget friendly ni Yel. Dapat wala at mga konting ano, space. Saktong-sakto yung kaya nga pagka medyo kinabit mo to sa main door nyo, main gate, nababasa ng ulan. Minsan pag sinususi mo yan, matagal na tong umangat. Kasi nga masikip yan dyan eh. Kasi nga yun nga purpose noon, para sa anti-shimming. Pero subukan natin kung ano, kung ma-shimming siya o hindi. Tastingin natin. Nako. Nako. Tutok sa gitna. Nakalaki yan ha. Tetasingin natin kasi yung dating ganito hindi na shimming yun eh. Tapos subukan niya ibaba. Para madali. Ayan. Tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo to. Pitin niyo. Ayan. Pitin. No time boys. Hindi siya kaya. Buka natin yung pagkat to. Nako. Bumababa. Bumababa siya. Ano ito sa isa? Ito nyo lang yan. Bumababa. Hindi. Pwede. Angat mo. Hindi pwede na yata. Hindi. Angat natin. Buka natin siyang tanggalin. Tatagulin natin to. Subukan natin siyang ano, iangat. Subukan natin yung pakabila. At ayaw niya nang matanggal. Hindi ata pwede talaga. Nasira na lang yung shimming tool. Ayun na naging sira niya. Kuha pa tayo isa. Isa. Yung link ilagay ko na lang sa ano, sa comment section na lang siguro. Search niyo na lang sa comment section. Kuha tayo ulit isa, tasting nga dito sa kabila. Ayan, tapos ipitin natin. Pag ito hindi nakuha, good news kay Yel. Mangat siya. Buka natin ilubog. Punta tayo sa may kanto. Sa may gilid ng laking dog. Nako. Mga nakukuha. Bumukas mga boss. Bumukas siya. Shimming tool. Yung dati na ito ni Yel. Totoo lang hindi na ano, nasi shimming tool. Kasi nakailang bali na ako na ito.
sa yel. Kasi sa ano, alam naman ng mga magsusi yan, yung yel mahirap sungkitin yung mga sinuunang yel kasi nga spool type. Kahit limahan lang, mahirap kasi makapag-play yung panungkit dahil sa keyway. Medyo maraming curve yung ano ni yel eh. Pero ito, walang security pin, walang ano, jackpot, tapos sa shimming tool. Hindi na siya advisable sa ano, sa main door. At hindi ko na siya mahila. May ako nang tanggalin yun. Buisit na yan. Ayan. O, ngayon napanood nyo. Si Yel, pasensya na Yel eh, wala. Naglabas ka ng bagong version mo, maganda sana, nare-recommenda kita kasi sa totoo lang naman kasi mas okay pa rin tong Yel kaysa doon sa Tigon Tricircle. Yan. Dahil sa parts nila, anak pa na kay Tigon sa Tricircle ito. Pero isa sa pinakamagandang locking system ngayon, kundi di bulitas, disc detainer. Yung gantong type. Bilog-bilog kasi yung mga kombinasyon na ito eh. O napanood nyo yung video number 40, 41, 42. Nandun yata yung side na yun, yung ano na yun, yung video na yun na kinalas ko si Tricircle saka si Tigon. Nakikita nyo yung parts nila dun. Bali sa susunod ko na lang, sa susunod na lang uli natin pag-usapan to si ano, si Tigon saka si Tricircle. Mag-upload ako ng video, matutuwa kayo doon sa i-upload ko. Lalo na yung mga naniniwala sa fairy tale dyan. Yan. Bali, hanggang dito na lang pala. Kasi shimming ko na pala ito ganun eh. Tapos ito, nakita nyo si Yel. Nabubuksan siya ng shimming tool. Hindi ko advisable na pang main door nyo yung mga padlock na bypass tools kasi yung tawag nila dito yung mga lock tools na to, mga bypass tools to na ano, kasi katulad nga ng pinapaliwanag ko sa inyo kanina, etong seal kailangan mo ng sapat na kalaman o experience para masungkit mo to, maramdaman mo bawat isang piyesa na ito para malaman mo kung paano mo siya susungkitin ng maayos. Ngayon, dahil sa hindi nga lahat ng magsusi kaya magsungkit nito, ayan. Dati nahihirapan lang ako magbukas nito eh, mga bagong balang, mga unang taon yan. Kaya lang, naasa ako ng naasa kasi ang kandado dun sa amin, puro yel. Halos lahat talaga ng gawa ko dun sa Malabon, puro padlock. Kaya pag dinilaan mo ako ng padlock, kahit best pa yan, multilock, nagagawan ko ng susi yan. Nakakalas ko yan. Kahit yung mga grade 7 ng grade 9 ng ano, kahit anong grade pa, basta master. Bali dito na lang. Shout out na lang kay ano, kay Boss Gabi uli saka kay Boss John Ray. Sila yung ano, yung madalas nanonood sa atin, pero mauhusayan din sila siguro na mga magsusi. Shout out ko na rin yung ano, yung isang nag-upload ng video. Palagay ko hindi siya magsusi kasi nag-comment ako dun sa ano niya, sa video niya. Pakita ko sa inyo dito sa video na to. Ayan. Na sinasabi niya na legit daw yung pagbukas niya ng padlock. Sinunog niya lang, mga boss. Kumuha lang siya ng screwdriver, kandila, tapos ganoon niya lang nakalock yung padlock. Tapos kandila sa ilalim, sinisindihan. Tapos bumukas. Sabi niya, legit daw yun na pagbukas ng padlock. Sabi ko, kaya kung legit yun na pambukas ng padlock, hindi yung plastic. Kasi sabi ko kasi plastic yung parts na yun eh, kaya nasusunog. Hindi plastic yun, bakit hindi niya tinasting yung susi? Diba? Pagbukas ng padlock, bumaksak yung kalahati, nasa iwan yung ibabaw. Kahit palamigin niya lang, tapos i-ano niya, balik niya, tasting yung susi. Malalaman mo na kung walang plastic sa loob yun eh, sinusunog mo eh. Saglit lang, wala pa yata 2 minuto sinunog o 3 minuto, wala pa yata, nasunog. Siyempre plastic lang yan, walang maano na plastic yan o.
Di ba? Bubukas talaga yun, pero hindi mo napapakinabangan yung kandado. Di ba? Bakit hindi mo naman talaga papakinabangan yun? Plastic niya eh. Para kang maglagay ng ano doon, yung ang tawag ko kasi diyan, na pasensya na doon sa ano, sa tricycle sa Katigon. Dummy lock, ayan, mga dami. Ayan, mga dummy lock. Kunyari may lock ka lang, ayan, parang ganyan. Yung mga nababypass, ayan, parang may lock ka lang. At least may lock ka, di ba? Pero wala, nababypass. God bless sa inyo, mga boss. Pasensya na, medyo mahaba na pala. Pero 10 minutes lang pala to eh. 10 minutes lang pala i-upload namin. Ah, kung ano, kung ang dami kong pahabol ah. Yawa. I-ano nyo pala, i-share nyo tong video sa mga kakilala nyo. May mga kamag-ama kayo na ganto, si Yel ang pinaka pang main door nyo ay up main gate. Main gate, pero pwede rin sa main door kasi kinakabitan naman ng ano yun, yung parang ano, kawitan ng lock. Pwede yun eh, tapos yung isang di ganun, yung may boot, may pa ganun, suksokan ng kandado, di ba? Kung nagagamitan siya ng shimming tool lang dadalhin niya, tapos vice grip. Wala pang 5 minutes, nakapasok na. Tapos, habang sinisimot yung gamit niya sa loob, kung ano yung gustong pakinabangan sa inyo, kung anong gusto mong makuha, cellphone, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, tapos lalabas ng pinto nyo, ilalak. Yel, yel, yan, ilalak. Ngayon, nakalabas na siya, nakalak na, malinis na lahat. Darating ka sa bahay nyo, papasok mo yung susi, bubuksan mo. Oh, bumukas yan, wala nang gasgas yan, ayan. Ayan, hindi mo mapapansin na may gasgas yan. Ha? Harden yan eh, ayan, harden. Oh. Oh, papansinin mo ba na pinersabay yan? Ayan. Diba? Buksan mo, ayan, mag-operate ng maayos yung kandado, ayan. Ayan, bumubukas na maayos, mag-operate ng maayos. O, ayan, nakalaki yan, o. Hindi mo ma-prepare sa yan, kailangan susiyan mo talaga yan. O, bumukas, pagtingin mo, siguro, umpisa, iisipin mo, na-misplace mo lang yung cellphone mo. Na-misplace nyo lang yung TV nyo, na-misplace mo lang yung rep nyo. Think again, mga boss. Ilagay ko tong link sa comment section para matesting nyo na rin kayo na mismo, magtesting dun sa padlock nyo kung kung mabubuksan siya ng shimming tool. Ngayon kung nabuksan siya, alam nyo na, bumalik kayo ng mas magandang klaseng kandado. Pero kung hindi, good for you, mga boss. Ibig sabihin pasok sa standard yung ano, may safety feature yung padlock mo na hindi siya kayang buksan ng shimming tool. God bless ulit sa inyo lahat. Maraming salamat po.